mag-alala na wala pa rin si Bo. Noong nakaraan, nahanap na namin po yun. Lasing at saka ayaw pang umuwi. Well, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayan OFW, kumusta po kayo? Sa araw na ito mga kaibigan, ang ating pong vlog, ang pag-uusapan natin ay patungkol pa rin po kay Bong. Napakalungkot ng isang umaga ni Kabusiness, araw po yan ng Miyerkules. Eto, panoorin natin. Mga Kabusiness namin minanghal, kapagbalang araw sa ating lahat. Ayan na, anong araw na ngayon? Miyerkules na. Medyo nakapag-alala na wala pa rin si Bong. Yes mga kaibigan, nakapag-alala na wala pa rin si Bong. So matutal kung ating pong bibilangin ang araw na wala si Bong sa kanilang bahay, today is, kung hindi ako nagkakamali, 19 days na po nawala sa bahay. Simula po nung umalis sila ng papuntang Mindanao hanggang sa bumalik at hanggang sa kasalukuyan. Marami po ang nagko-komento patungkol kay Bong. Mayroong mga negatibong comment. Ang iba naman ay nagsasabi na kailangan na ng masidhing aksyon. Ibig sabihin, kailangan na nang bigyan ng desisyon ni Kabusiness si Bong. Subalit, nakikita natin dito ang puso ng pagiging ama, pagiging kapatid, pagiging kaibigan, pagiging kapamilya. Tunay na iba ang puso ni Kabusiness. Dahil sa kabila ng ganyang ginagawa ni Bong, patuloy pa rin niyang hinahanap ito at ayaw niyang mawalay ito sa Kabusiness family. Opo. Noong nakaraan, nahanap na namin po yun. May vlog naman tayo doon yung nakita na si Bong. Kasama yung pagpunta natin kay Ayan. Kinumusta natin. Pabuti tayo ng tulong doon kay Ayan. Okay. Noong Miyerkules po, nag-ikot si Kabusiness. Pumunta sila kay Ayan, kinumusta ito at nagpabot ng tulong. Pero nung pauwi na sila, ay hinanap nila si Bong. Actually, kita naman natin, naabutan pa sila ng ulan. Pero sa wakas, nakita nila si Bong. Sa pagkikitang ito, na kumbaga sobrang nalungkot si Kabusiness. Si Bong lasing, sinasabing umuwi na pero ayaw pa rin umuwi. Ang sabi ni Bong, Monday. Pero Miyerkules na itong senaryong ito ay Miyerkules na. At update tayo hanggang sa kasalukuyan, wala pa rin si Bong sa bahay nila Kabusiness. Kung nga nakausap natin siya, no? Lasing at saka ayaw bumalik. Oo, oo. Kabusiness. Dahil sa obviously, nag-enjoy pa ron. Yun. Ito yung isa sa kumbaga negatibong karakter ni Bong. Kasi mas higit niyang binibigyan ng pagkakataon yung kanyang mga kabarkada. Pero tulad nga ng sinasabi natin, hindi natin masisisi dahil ang laki na ng impluensya na ibinigay ng mga taong ito, yung mga barkada niya, yung kanyang tinuturing na pamilya doon sa kanyang community kaysa kay Kabusiness. Pero kung mapagtanto lang sana ni Bong, malaki ang pag-asa niyang mabago dito kay Kabusiness. Una, itinuring siyang kapamilya sa kabila ng lahat. Itinuring siyang kapatid sa kabila ng lahat. Kaya maswerte sana siya na mayroon isang pamilyang hindi man niya kadugo pero sinagip siya at itinuring siyang higit pa sa tunay na kadugo. Barkada niya. Medyo nakakalungkot lang kasi siyempre. Laki na rin ang... Ito mga kaibigan, ito mga kapatid, nararamdaman na natin yung sakit. Nararamdaman na natin yung lungkot. Kasi sabi nga ni Kabusiness, malaki na rin
yung kanyang naitulong kay Bung. Maraki na rin yung kanyang naibigay para lang magbago siya, para lang mabigyan ng magandang buhay si Bung. Sakripisyo natin sana, no, na magbago siya. Yun. Alam mo yung time and effort na binigay ni Ka-Business para kay Bung, sobrang laki na yun. Sobrang laki. Sabi nga ng ilan, malaki nga ang naibigay na views ni Bung. Yes, oh, agree at tayo doon. Ano. Pero this time, sa puntong ito, makikita at mararamdaman natin na higit pa sa views ang kanyang pagbibigay ng atensyon kay Bung. Kasi dito, ito yung, di ba yung unang vlog natin, tinawag natin the unconditional love. Ito yung kahit hindi mo kadugo, pero itinuturing mong kapamilya. Maging si Papa din, sa mga kapatid. Actually, nung nakaraang araw, hinanap din ni Papa Dins si Bung. Nakita rin niya itong si Bung. Pero kung paano nakita ni Ka-Business ay ganun din po, nakita nila si Bung. Lasing pa rin. Sobrang nakakasakit kasi mas talagang pinipili ni Bung na maging masaya doon sa lugar na kinasadlakan niya. Grabe ho. Napakadungis na niya. 18 days or 19 days sa kalsada. Sobrang grabe na po yun. Bumalik na po siya sa dati. At ito ang pinakamahirap na punto eh. Kasi nagiging maayos lang siya pag nandun sila kay Ka-Business, nakakapaligo, nagiging, kumbaga nagmumukhang tao. Pero pag bumabalik siya doon sa community, back to zero na naman. Nabago yung gawi. Choco-choco. Taray. Tsaka na ito isa? Ako kaya. Thank you. Kaya lang nadadaig tayo ng influensya ng kanyang mga kasama doon. Yes. Exacto po. Yun ang sinabi niya. Gusto niyang baguhin si Bung, pero tulad ng sinabi niya, nadadaig na impluwensya ng mga kasama nila doon. Siguro, sa pagkakataong ito, kailangan ng, kung bumalik si Bung, kailangan na ng tinatawag na masidhing desisyon. Kung ating babasihan ang mga komento ng iba, marami ang nagsasabi, ipaayos, dalhin na si Bung sa institusyon kung saan dapat mailagay na siya doon para paglabas niya, maayos na siya. Marahil, dapat ikonsidera ito ni Ka-Business. Nakakalungkot isipin mga kaibigan na sa kabusilakan ng puso ng Ka-Business family, pinagdadaanan nila ang mga bagay ito. Sa kabila ng lahat ng masaya nilang travel sa Mindanao, andoon sila, naging masaya, nagkaroon siya ng panibagong katuwang laruan para sa kanyang biyahe kasi meron ng house silang sasakyan, pero ito po ang ipinapalit sa kanya ngayon. Kung ating mababalikan o makikita ninyo yung ating reaksyon kay Vera, yung pinipilit na paghihiwalay ni Lito at Vera, mabigat yon. At ito si Bong, lalong nakakabigat ng damdamin niya. Pero sana sa kabila ng lahat ay ipagdasal natin si Ka-Business. Alam mo, nararapat na makuha ni Ka-Business ang 1 million subscribers dahil napakataba ng kanyang puso. Sabi niya, hindi niya susukuan si Bung. Sa kabila ng lahat na mayroong mga negatibong komento siyang nababasa nila ang lahat ng komento, naninimbang pa rin siya at nananaig pa rin ang kanyang pagiging busilak na puso. Ang kanyang pagiging ama kay Bung, pagiging kapatid. Siguro, ang kailangan lang natin mga kapatid ay ipagdasal natin si Ka-Business na maging matatag. Ipagdasal natin si Bung na sana ay mabisin ng wisdom na para magbago kasi matalino naman si Bung. Hindi naman siya, nakakapag-isip siya. Kung inyong titingnan mga kaibigan, yung senaryo doon sa papaalis na rin si Papa Dins, grabe din ang emosyon, pinipigilan lang ni Papa Dins. Actually, sinabi niya si Bung, Bung, yakap na. Payakap Bung, ang sabi ni Bung, wag, madumi ako. Ibig sabihin, andyan yung pag-iisip ni Bung. Alam niya
na hindi pwede kasi alam niyang marumi siya. So, ang kailangan lang dito is masidhing monitoring at maiasaayos na siya. I believe kailangan siguro kung hindi lang sa pinapangaunahan natin si Kabusiness, pero mainam siguro kung tingnan din ni Kabusiness ang lahat ng aspeto, bakit lagi siyang bumabalik doon, ano yung pinakadahilan. Kasi hindi natin alam kung siyempre maraming mga tao na naka-influensya at nakapalibot sa kanya. Ilan sila o baka ilan sila din ang nagtuturo na laging bumalik si Bong doon. Sana lang si Bong maunawaan niya ito. Alam natin ang kahinaan ni Bong. Alam natin yung kanyang estado. Alam natin yung kanyang pag-iisip. Pero hindi sapat yun para masigit nating maunawaan at maikonsidera, matolerate ang kanyang ginagawa. This time, kung bumalik man siya, kailangan ng isang, kumbaga, masidhing desisyon. Kailangan na talagang madala sa institusyon si Bong para mabago. Kung hindi man, I do believe, kayo mga kabusiness, kung sakali, ano po ang inyong mga desisyon. Again, ginawa natin itong reaction video kasi nung nakita ko ang videong ito, panoorin nyo po mga kaibigan ha, ito po yung video kong patungkol kay Buknoy, nasa entrada ito. Panoorin nyo po mga kaibigan, sobrang sakit po ng umagang ito na makita nating malungkot si Kabusiness. Alam natin na kung malungkot siya, nalulungkot din po tayo. Maraming salamat at mega love shoutout po sa lahat ng ating mga kasama dyan. Yan po sa ating Team Ayuda Revive, doon po sa ating Team Bornibol, sa ating pong Team Budol, at syempre doon po sa ating basugid na laging nakasubaybay sa atin, ang Team Pima. Ganon din po ang ating mga kapamilya at kapatid na mga kabusiness. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. And of course, MB Survivor, mega love shoutout sa iyo, Idol. At syempre, yung ating pong iba pang mga kaibigan dyan na laging nakasubaybay sa atin. Ako po muli si Taong Gala. Maraming salamat po. Again, sana po tulungan nyo ako sa ating panalangin. Tulong-tulong natin. Nararapat na po na maabot ni Kabusiness ang kanyang 1 million subscribers. Napakataba po ng kanyang puso. At syempre kung maabot po niya ito, marami pong matutulungan. Ganun din po si Papa din sa mga kapatid. Sana po, dalangin ko rin, tulungan natin konting kimbot na lang po. Konting-kunti na lang para makuha naman niya ang kanyang silver button. Alam kong pag nakuha niya ito, mas marami pa rin mga batang nasa lansangan ang kanyang masasagip at mabibigyan ng pagkakatao makapag-aral. Sa muli po, ako si Taong Gala. Comment down below. Mabuhay po tayo. Ingat-ingat po tayo. Maraming salamat mga kapatid. God bless and bye-bye.